Ngayon guys, tuturo sa inyo kung paano maglagay ng papel sa machine at paano i-operate yung Xerox machine. Yan, first step ay magbalasa tayo ng papel. So, kailangan balasahin natin ng maayos para hindi siya dumikit-dikit kapag nilabas yung papel sa Xerox machine. So, ilalagay na natin dito sa case niya. Yan ay long size. Ngayon magsiset tayo kung ilang kopya yung isi-xerox natin. Yung isa-photocopy natin na papel. Lagay natin yung ano long size na paper. Tapos ito na, nalagay na natin yan. Tapos punta ka sa copy, slick paper, tapos ito long size, ito ang short A4, ito ang long size, tapos okay. Punta ka sa density. And kung i-dark mo dito ka, pwede. Kung ilalight mo dito, baba mo. Yan, isa lang. Tapos, pag puro lang text, dito ka sa text lang. Kung may photo, photo ka rin. Yan, photo. Text photo, pwede rin. Pero mas ano talaga pag ano, text lang, dyan ka. Yan, okay. Tapos finishing yung sunod-sunod stapler, pag group yan, iwala yan, ito yung sunod-sunod. Tapos okay yan, tapos sit natin ito 17 copies yan, 17 yan, sit natin 17 yan. Tapos start. Lagay mo natin papel. Magsisit siya na 17 copies. 17 copies. Tapos ito. Start. Pagkatapos niyan, ay ating i-arrange yung nailabas na papel. I-staple niya na. Ito gamitin natin. No? Gumamit ng scotch tape. Ikot mo dyan, ikot. Para mabilis at madaling madampot yung papel kapag nag-staple. O yun. Ganun po yung... Ganun lang. 1, 2, 1, 2, 1, 2. So, ganun po yung tamang pag-staple at pag-arrange ng papel para mabilis yung ginagawa yung documents. Ito po ay module yung ginagawa ngayon.
So, para hindi makalimutan yung ginagawa mo, isulat sa papel ko ilang copies yung nagawa. Ayan. May mga record ko siya. Update your time. In-update mo pa ba yun dito? Wala pa. Di pa tapos. Tapos mong lalaan na. Seven pieces po tong prints niyo, sir. Time is two. Ha? E4. Oo, E4. Sign mo. Pa-fill out mo lang po yung name address. Magka-copy ka kami ngayon ng 214 pieces na ano yan? Documents ng Iglesia ni Cristo. Set na po natin. Ayan. So, dadaan natin siya sa bypass. Ito po yung tinatawag na bypass. Ilan naman yan? 5 pieces. Ayan, tapos na. Start copying. Hindi siya nalabas. Ito lang kadali mag-photocopy. Ganito lang guys yung trabaho namin dito araw-araw. Mag-print, mag-photocopy, scan, then gagawa ng mga hardbound, softbound. Ganyan mag-staple ng papel. Kailangan may scotch tape yung mga daliri para mabilis. Kaya yung maraming ano dyan, mga module, pwede nyo kami kontakin para ano, for printing or photocopy. So, makukuha nyo po agad, depende sa dami ng ano nyo, ng papagawa. Magawa rin kami ng mga softbind. Ayan, ganyan kabilis yung aming ano dito.
Magaling na. Ayan, gwapo pa, di ba? Kung na. Kaya lang hindi ko siya binibinta ha, yung papel lang. Mabilis. Si Nining, nag-scan ng book. Nawala yung lahat? Wala. Patingin ang title muna, Neng. Ito po yung ano, yung ginagawa niya ngayon. Ni-scan niya yung isang ano, libro. Nursing Management. Ayan. Scan po lahat yan at kukunin ng 4 PM ngayong araw. Yes, sir. Regular customer namin. Hi, sir. Every, ano yan? Every Tuesday, nandito si sir. Ayan. Sa kanya po itong pinapotocopy namin ngayon. Sara. Sino? Siguro pabalik-balik ako. Saan galing? Kaninong yung ano yan na send? Wala ba? Send mo, sir. Ha? Send mo. Send mo na. Kanino nga po? Nakabukas yung Gmail mo doon. Jurim. Jurim.